Basilica of St. Martin of Tours. Koli San Martin, Taal, Batangas po, mga kabagis. Ayan, ito na ang mga kasama ko. Ayan na po kami. Ayan na po. Ayan. Ang ganda. Nasa loob na ako ng bus. Atas, nice! Grabe rin mga panitsaka eh. Kung kaya tayo mo rin sa magandang tanghali po. Magandang tanghali po.
Pinatanghalis. Maligaya ang pagdating ko sa bahay ng Taal. Salamat po sa magandang pagtanggap. Sige po, bili po. Nandito na tayo sa loob. Nandito pa tayo sa loob ng simbahan. Ayan. Nandito na si Father sa harap ito. Nandito na. Ayan. Doon po kami sa harap. Makakapagalis. Nandito po. Malapit tayo sa altar. Ang haba. Ang haba vlogger. Yung mga talagang sa may sasay, pwede po gawin lang
Since may gabangat ang madaman, 11:45, maglang sa pagkaitin yung purpose nyo sa Santang Parokya. Ano sa palagay niyo? Sa Santang Parokya? Ha? Dito na lang. Oo. Dito na lang siguro sa bus. No? May area na tayo sa baba pa nito kaya ito mag-lunch para ang sunod kasi ng parokya ay yung mga kamalang yung cathedral na sa inang matatawag nila. Cathedral na San Sebastian. Sa lipat ko yun ay isang oras ang bago niya. So tamang-tama ko tapos ng lunch at sa tayo yung mga kamalang ko ay tulog pa rin tayo. Pagkatino tulog pa rin tayo. Sige po, so yun na siguro ang gagawin natin daw sa mga i-invite ko lang na gagawin natin yung dalawang stage ng cross. Pagkatapos po, siyempre dito sa area, pwede po tuloy yung iba sa kaya maglakad, pagkatapos sa kaya sasay, pwede po ako mag-bicycle, ay pwede ba ang kaso siya na pamasay, pagkuta, at ito na dahil, kaya na pumakarap ng oras na mag-lunch, maybe pwede tayo pumakarap siguro pa na say, kaya natin ngayon yung 11:46, 11:45. Pwede kayo tayo dito mga 1. Make sure na tapos na lahat by 1 p.m. pwede tayo. So that was probably when we were here na tayo sa San Sebastian, alis tayo ng mga 3, para hopefully by 4, ay nasa Patitiyo na tayo. Para makapagalan tayo ng mga sana siguro sa Patitiyo, then after that, by 5 seconds. Okay? Sige po. So, gagawin natin ngayon ang stage on 7 at 8. Sige po, sunod po tayo. Walang gagawin natin ang samayan naman na ng Espiritu Santo. Sinasamba ka namin at pinapasalamatan tayo para sa Kristo sa pagkasa ko. Ating pakinggan ang Ebanghelyo ay kay San Marcos. Nakasalubong nila ang isang lalaki galing sa bukid, si Simon de la Cirene, ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasang sa kanya ang krus ni Jesus. Sabay-sabay tayo natin. Panginoong Yesus, kung puso mo kinagap at pinuhat ang susunay kami ang magdala, ikaw na walang sala ay umako sa kasalanan ng kanan. Ipahintulog mong kami rin ay maging tulad mo sa pagtupad ng aming munting tungkulin sa aming kamayanan, lalong-lalong mga tao, ang tasang mag-aaral at magsalisip ng Diyos sa kumapalan sa panay. Ngayon ang mga tao ang ikaw ay lumos na siya. Senso na namumupay ko. Sinasamba ka namin at pinapasalaman ng Panginoon Jesus Kristo. Sapagkat sumagitan niya ang mahal na krus at umaling pagkabuhay, iniligtas mo ang sangha. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinusundan si Jesus ng maraming tao o pinang mga babae na nagpuri at nanupitan ng ilas sa kanya. Nilimod sila na Jesus sinabi sa kanila, mga kababayan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay inong sarili at ang mga anak, kataginang mga anak. Tandaan nyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapapalad ang mga babo at masinungkulan ang hindi nagdadala ng tao at ang mga hindi na hindi nagsuso. Sa mga araw na iyo, sasabihin ng mga tao sa mundo, kumuho kayo sa amin, asang mamurol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kapal sa liwa, ano naman kaya ang gagawin ko sa iyo? Sabay-sabay tayo. Panginoon Jesus, kawan, ang bayan, ang
panganggong mundo. Patawarin at putangin sa aming mga nagawang kasalanan at lukat ng pagdurusa ng aming kapwa. Paawalan mo po at at paspasan mo po ang isa sa kanilay ng mga dito sa taas ito na to dito. Bakit? Dito ate. Ayan o, hindi na yan o. Dito pala ito. Ayan. Dito ba natitirik ang kanila? Thank you. Dito sa taas. Asan si Ligaya? Teka si Ligaya, baka hindi tayo masanda. Altar. Sige, tara. Station of the Cross. O kakain muna, mga nagutom na po. Bagis. Ito na, papakain si Ate sa amin. Sige. Pagsalutan natin bako na. Aba, ay, bakit? Alay, ba't kayo ganyan? Bakit doon ay, apat? Ba't dito yung anim na? Ate ay naangkat lang. Ay, kami puhunang amin. Ay, gano'n. Ay, amin mas mabay. Kung na lang. Hindi naman dalawa na lang eh. Dalawa na ito. At dalawa na malalakay. Anim na siya. Anim. Kami ate hindi nagbibiraw. Ayan, doon na si ate. Anim na. Nakabil na ako doon kanina sa kabila. Apat na doon. Una, tatlo eh. So, alam ko lang. Kaya kita ko mamaya sa bus niya. Bibigyan ko kayo pito. Sir, nakabili ka ako sa kabila na kuya. Pasensya na. Ha, pupunta kayo doon? Station of the Cross. Pwede naman daw lakarin para mag... Imang matatanda talaga hindi na pwede maglaad yan. Malapit lang daw yun. Malapit lang daw sa kinuna. Atay, anibisan ka na rin. Umay na lang ako, atay. Tinanim ko na. Atay, tinanim ko na, atay. Anim. 6 times 6, 30. Ah, oh, hindi ba tayo nito? Ate, ate, tricycle lahat, malayo ho kay Sasay. Ate, Ben! Ang mga kasama niyo ay naandun na sa kay Sasay. Hindi pumili daw kaya. Sakay na lang daw tayo, hindi pwede hindi sumakay. Kaya meron pa ba? Chair, kasan ka na? Ano ba? Sa sakay ba? Sige, 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 sige
Ayun na, meron pa rin. Diyan kayo tatlo, dito kayo. O, doon na kay Kuya. Dito na kayo, Gaya. Diyan kayo. O, Kuya, doon na kayo ate. Kaya dito na ako. Sige, sa akin. Ba tayo lahat dito? Sige po, kasiya po yan. Nauna, oh. Malayo ba yan? Malayo ba yan? Layo-layo pa, oh. Oh, no! Ayan, mga kabagis, saan tayo pupunta? Kay Sasay, pupunta ka kay Sasay sa my station of the cross, mga kabagis. Ayan, sumakay na kami ng tricycle. Kasi malayo rin pag nilakad. Ano po yung kasamahan? Malayo ba? Ayan, kaya nag-tricycle po kami. Talagang butong na tayo, ano? Eh, ayun, sige po, sa pagkaibatan sa atin, hindi pa po hapuntaan. But anyway, magbibigay po sila ng konting introduction and history ng Our Lady of Kay Sasay. Medyo hindi na tayo makapasok sa ating simbahan kasi pumutok yata ang pagandahan ay nagkaroon ng konting pagkasira sa loob ay hindi tayo makapasok. So, sige po, tali na siguro. Hello po. Yeah. Kinain ko lang po sa father. And yan po. Welcome po dito sa amin, Archdiocese and Shrine of Our Lady of Kay Sasay. Magkakaroon po tayo ng maikling kasaysayan ng mahal na Birhen ng Kay Sasay. Sa taong 1603, may isang mangisda isda na nagngangalang Juan Manila. Isang araw, siya ay nagtungo sa ilog Pansipit, dala ang kanyang dapat. Sa kanyang pangisda, laking gulat niya na ang nalabgat niya ay isang nililog na kahoy ng imahen. At iyan po ang itsura. Ang nasabing imahen ay nagniningning na waring busilak na liwanag sa matihim na kalamitan. Nang makita niya ito, ay agad niyang napagtirapa sa harap upang magbigay galang nito at bunga na rin ng pagiging religyoso nito. So ang imahen po ng Imaculada Concepcion ay may taas na 10.7 pulgada. Ang nasabing imahen ng Mahal na Birhen ay pansamantalang inihabilin sa pangangalaga ni Doña Maria Espiritu. Isang araw ay natuklasan na lamang ni Doña Maria na nawawala ang Mahal na Birhen sa unang
sa urnang pinaglalagyan. So ang kamanghamang hapong pangyayari ito ng pag-alis at pagbalik ng mahal na Birhen sa kanyang urna ay may ilang beses na pong nauwi. Subalit po sa pag-alis at pagbalik ng imahe ng mahal na Birhen ay muling nangyari sa simbahan hanggang sa sumapit ang araw na siya ay tuluyan ng nawala at hindi na po nanakita. Lumipas ang ilang mga taon hanggang sa sumapit ang 1611 habang nangangahoy po sina Maria Bagoin at Maria Talangin sa lugar na unang natagpuan ng mahal ng Birhen ng Kaisasay, nakita nila sa tubig ng bukal ang refleksyon ng anyo ng imahen. At napaliligiran po ang ibong kasay-kasay na kumbikasin ng makastila ay Kaisasay. Yan po ang mismong ibon ng kasay-kasay, pero ngayon po ito'y pinagpugatan ng katawagang Kaisasay. Taong 1611 po ay naitala ang simbahan ng unang aparisyon ng mahal na Birhen ng Kaisasay sa babaeng ulan. Natagasimbing katutubo ng taal na nagmamalang Juana Tangi at iba pang kababaihan. Pwede po isa dito. Minor Cathedral Shrine. Galing na po ito sa may kasaysay. Batangas sa Metropolitan Cathedral of San Sebastian. Yun naman po kami. Ayan, mga gutom na po sila. Ay, gutom na po sila. Iba po, busog na. Iba po, gutom pa rin. Iba po kumain. Nalipasan nila kain. Ay, nalipasan nila ng gutom. Ayan. Ayan, paalis na po kami mga kabagis. Punta dun sa pang ilan yan, pang anim, I know. Yeah, pang anim na simbahan. Alam mo na ba sa inyo, kuya? Ito, ayan na si Father. Ayan, guide namin. Yan. Ayan na si Father Gilbert. Ayan, mga kabagis. As a brother.
tayo, Lipa City. Israel Cathedral, Lipa City. Opo, Father. Alam niyo na yun ano? Yes, Father. Alam niyo na. Wala na process ito mo, Father. Kumain muna kayo, susasakalan. Kumain ka na ba? Hindi pa ngayon. Kumain na po kayo, hindi pa? Walang, marami nyo kanin lang sa akin, kanin, walang ulam. Hindi pa kang kumain pa. Hindi ko, kumain na kami. Hindi ko kami alalanin, kumakain kami sa charon. Pa si Father Gilbert. Father, kayo po susundan namin, Father. Baka maligaw na naman po kami. Lumampas kami. Kanina nga, muntik na naman. Kanina, muntik na naman kami lumampas. Kakaliwa pala. Hindi pa kumakain eh. Kumain na ako kayo. Nakakain na ako. Kumain sa Flypiro, pinapark. Uy, wala ako. Dinala ka ni Kuya yung mga baon namin. Kaya hindi ka ako nakakain. Thank you, Father. Wala na pwede na naman tayo tumakbo, alalain na lang may pihit pa yung isa, no? Alalain na lang, ano? Thank you, Ate. Ayan! Ito naman, naisip niya lagyan. Ano pang gamit yan? Eh kami nga dito tambak ni Mama, ipagsasatambak ko kami sa taas. Pagpawi na para makarilas sa mga paa. Kasi mahirap na ang laman ko. Ayan ba, mga kabagis. Go, go, go! Lord, gabayin mo po kami.